Isang nakakagulat na balita ang lumabas kamakailan matapos na mapaulat ang isang malawakang pag-atake mula sa Israel patungo sa Iran. Sa pamamagitan ng mga mabibilis na fighter jets, nagpakawala ang Israel ng dose-dose ng missiles sa mga target nito sa Iran. Ang mga nagkalat na video online ay tila naglalarawan ng isang eksena mula sa isang pelikula kung saan ang mga missiles ay bumagsak at sumabog sa iba't ibang bahagi ng kalupaan sa Iran. Ang mas nakakabigla rito ay ang distansya ng pag-atake. Umabot ito ng mahigit 1,000 kilometro mula sa teritoryo ng Israel. Ang tanong ngayon ay, ano nga ba ang mga target ng Israel sa kanilang pag-atake sa Iran? Kung akala ng marami na ang layunin ng Israel ay ang mga nuclear sites ng Iran, nagkakamali sila. Sa halip, tila nakinig ang Israel sa mungkahi ng Amerika na iwasan ang pag-atake sa mga nuclear facilities at oil installations dahil ito ay magre-resulta lamang sa mas matinding hidwaan sa rehiyon. Sa halip, pinili ng Israel na sirain ang kakayahan ng Iran na makapagtanggol. Ang kanilang pangunahing target ay ang mga air defense system ng Iran, partikular ang S-300 at S-400 missile systems. Ang pagkawasak ng mga sistemang ito ay nagbigay daan upang mas madaling makapasok ang mga fighter jets ng Israel sa himpapawid ng Iran. Ang mga aircraft na ginamit nila ay ang F-35 na kilalang produkto mula sa Amerika na nagbigay diin sa potensyal na banggaan ng interes ng Amerika at Russia. Lahat ng aircraft na ipinadala ng Israel ay nakabalik ng ligtas, patunay na matagumpay ang kanilang misyon laban sa S-300 at S-400 systems ng Iran. Subalit hindi naging madali ang operasyon na ito. Ang distansya mula Israel patungong Iran ay napakalayo. At may mga bansang tulad ng Syria at Iraq na naglalaman ng mga radar systems na maaaring makakita at makapagbigay babala laban sa pag-atake. Bago pa man maganap ang pag-atake, sinimulan muna ng Israel na sirain ang mga radar system sa Syria at Iraq. Ito ay bahagi ng kanilang estratehiya upang matiyak na magiging matagumpay ang kanilang misyon laban sa Iran. Sa pamamagitan nito, nakamit nila ang kanilang layunin. Umatake sila at lahat ng kanilang fighter jets ay nakarating ng buo sa kabisera ng Iran, Tehran, kung saan nagpakawala sila ng napakaraming missiles. Ang mga missile na ito ay hindi lamang tumama sa mga air defense system, kundi pati na rin sa mga pabrika para sa paggawa ng rockets at missiles. Ang planong ito ay itinuturing na mas matalino kumpara sa direktang pag-atake sa mga nuclear sites o oil facilities. Sa halip na makipagsapalaran sa mas mataas na panganib, tinarget nila ang mga radar at air defense systems upang tuluyang mawalan ng depensa ang Iran. Gumamit sila ng mga precision air at drone strikes para atakihin ang mga sistema ng depensa na nagpoprotekta sa mga mahahalagang pasilidad ng langis at gas, pati na rin ang mga military sites na konektado sa programa ng nuklear ng Tehran at produksyon ng ballistic missiles. Sa unang pagkakataon, bukas na sinalakay ng Israel ang Iran noong Sabado. Ito ang pinakabagong direktang paghaharap sa pagitan ng dalawang magkaribal na bansa sa rehiyon at naglalapit sa gitnang silangan sa isang ganap na digmaan. Sinabi ng Israel Defense Forces na nakatuon sila sa air defense radar sites at mga pasilidad sa produksyon ng long-range missiles. Iniulat ng media sa Israel na mahigit 100 jets at drones ang kanilang ginamit at isinagawa ito sa 2 yugto. Sa mga unang oras pagkatapos ng pag-atake, sinabi ng mga opisyal ng Iran na nailagan nila ang pag-atake ng Israel at ang pinsala. Kung meron man, ay hindi gaanong malaki. Ang Tasnim News Agency, na malapit sa Islamic Revolutionary Guard Corps, ay mabilis na nag-anunsyo na 20 Israeli jets lang ang kasangkot sa pag-atake at napigilan sila na makapasok sa airspace ng Iran ng mga anti-aircraft forces ng rehimen. Pero kalaunan noong Sabado, nagsimulang maunawaan ng mga Iranian ang lakas at lawak ng pinsala. Sinabi ni General Ismail Khosri, isang matataas na opisyal ng Revolutionary Guards at miyembro ng Supreme Security Council ng Iran, ang nagsabi na sobrang lalapala ng sinapit ng kanilang bansa sa pag-ataking iyon.
Ang desisyon kung gaganti o hindi ay nasa kamay ng Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Kahit medyo malabo ang kanyang sinabi noong Linggo, hanggang ngayon ay tahimik ang iba pang matataas na opisyal ng Iran. Dahil ba sa kahihiyan o dahil sa takot na mangako ng hindi nila kayang gawin? Isang bagay ang malinaw. Mas malaki ang pinsala sa Iran kaysa sa inaasahan nila. Nagbigay ng babala ang US sa Tehran na huwag gumanti. At sinabi ni Lloyd Austin, ang kalihim ng depensa, huwag nang magkamali ang Iran sa pagtugon sa mga pag-atake ng Israel dahil dapat nang matapos ang pagpapalitan na ito. Malinaw na nagpasya ang Israel na huwag itulak ang Iran sa isang sulok at nagsagawa lang ng mga limitadong pag-atake sa mga military target imbes na magsagawa ng mas malaking pag-atake sa energy infrastructure o mga target ng gobyerno tulad ng pinag-usapan sa mga nakaraang Linggo. Sa panahon ng pag-atake, binigyang diin ng tagapagsalita ng IDF na nakatuon lang ang mga pag-atake at ang mga military sites lamang ang kanilang target. Posibleng isa sa mga target ang lungsod ng Karaj, hilagang kanluran ng Tehran, kung saan sinalakay ng Israel ang ilang mga anti-aircraft batteries. Ngunit ang Karaj ay tahanan ng centrifuge industry ng nuclear system ng Iran. At posible na hindi lang ang mga missile systems ang tinamaan ng mga pag-atake ng Israel sa lungsod. Makikita rin sa mga video mula sa pag-atake na sinubukan pa rin ng S-400 defense system na pigilan ang paglipad ng mga eroplano ng Israel. Ngunit huli na para dito, hindi sapat ang kanilang depensa upang mapigilan ang malawakang pagsalakay. Sa kasalukuyan, ang tensyon sa gitnang silangan ay patuloy na tumitindi, lalo na sa pagitan ng Israel at Iran. Ang mga pangyayari ay nag-udyok sa mas malalim na pagsusuri ng mga kakayahan ng Iran sa depensa at pag-atake, na tila naapektuhan ng malaki ng mga aksyon ng Israel. Sa madaling salita, hindi lamang ang kakayahan ng Iran na dumepensa ang winasak ng Israel, kundi pati na rin ang kanilang kakayahan na umatake gamit ang mga advanced na missile at rocket systems. Ang mga pag-atake ng Israel sa mga pasilidad ng depensa at missile factories ng Iran ay nagdulot ng malaking epekto. Ngayon, hindi na kayang protektahan ng Iran ang kanilang sarili mula sa potensyal na pag-atake mula sa Israel at tila nawala na rin sila ng takot dito. Ang estratehiya ng Israel ay nagpapakita ng mahusay na pagpaplano, isang himala na ang lahat ng kanilang fighter jets ay nakauwi ng ligtas. Ang kasalukuyang hidwaan ay nag-ugat mula sa matinding bakbakan sa Gaza laban sa Hamas, isang grupong itinuturing na terorista ng Israel. Matapos ang mga pag-atake sa Gaza, sinundan ito ng mga operasyong militar laban sa Hezbollah sa Lebanon, isang kaalyado ng Iran. Ang parehong Hamas at Hezbollah ay nahaharap ngayon sa pagkatalo dahil sa lakas at estratehiya ng Israel, lalo na ang pagtutok nito sa mga pangunahing leader ng mga grupong ito. Pagkatapos nito, inatake rin ng Israel ang mga radar systems sa Syria at Iraq, at ngayon ay umabot na sila sa Iran. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng matalinong desisyon mula sa panig ng Israel, kung saan nakikita nilang ang pangunahing banta ay nagmumula sa Iran. Hindi lamang ang Israel at Iran ang may tensyon. Mayroong din conflict sa pagitan ng Turkey at Iraq. Sinasabing inatake ng Turkey ang mga Kurdish militants mula sa Iraq, kaya't nagpadala sila ng eroplano upang isagawa ang kanilang operasyon. Mayroon ding balita tungkol sa isang summit na isinagawa ng India, China at Russia. Ngunit hindi ito nakatuon sa issue ng Israel. Sa katunayan, may magandang relasyon ang Israel sa India at walang problema sa kanilang ugnayan kasama ang China. Ang China ay aktibong nagtatrabaho upang mapabuti ang relasyon nito sa Saudi Arabia upang makabuo ng trade routes mula Europa patungong gitnang silangan. Ang relasyon sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran ay nananatiling masalimuot. Sa kabila ng parehong pagiging Muslim, magkaiba sila sa paniniwala. Ang Iran ay Shia Muslim na may layuning palakasin ang impluwensya nito sa gitnang silangan. Habang ang Saudi Arabia naman ay Sunni Muslim, na mas nakatuon sa pagkakaroon ng bukas na ugnayan sa ibang bansa. Dahil dito, malabong asahan na tutulungan ng ibang bansa tulad ng Russia ang Iran
kung sakaling humingi ito ng tulong. Sa pangkalahatan, ipinakita ng insidenteng ito kung gaano kahalaga ang estratehiya at pagpaplano sa larangan ng digmaan. Ang matagumpay na operasyon ng Israel laban sa Iran ay nagpapakita hindi lamang ng kanilang teknolohikal na kalamangan, kundi pati na rin ng kakayahan nilang magsagawa ng masalimuot at maingat na plano kahit pa ito ay nasa kabila ng malalayong distansya at panganib mula sa ibang bansa. Ang pangyayaring ito ay tiyak na magdudulot ng mas malalim na tensyon hindi lamang sa pagitan ng Israel at Iran, kundi pati na rin sa iba pang bansa sa rehiyon. Habang patuloy ang hidwaan, mahalagang bantayan kung paano ito makakaapekto hindi lamang sa seguridad kundi pati na rin sa politika at ekonomiya ng buong rehiyon. Sa ganitong sitwasyon, maaaring asahan natin ang mas maraming pagbabago at reaksyon mula sa iba't ibang bansa habang sinusubukan nilang ipagtanggol ang kanilang interes laban sa lumalalang tensyon. Gaganti ba ang Iran? At ano ang magiging tugon nila rito? Walang nakakaalam, kaya't marapat na maging mapagmasid tayo sa mga nangyayari sa mundo.